medyo napuyat ng konti. Pakishare muna po itong ating video at ang ha? Okay, Cavite tumanggap na. Lahat tumanggap na. Okay. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. At pasensya na po kayo, medyo hinapon ho ako kasi medyo nahirapan ho tayo. Marami tayong pinapasilitate na bigas ngayon. Pero wag ho kayong mag-alala. At nakahanda po ako at medyo kung yung quarantine man po natin ay magtatagal, ginagawa ko po lahat ng paraan para makapag-facilitate ng mga bigas. Ako ay nagpapasalamat po ako sa mga taong mga kasama ko at kahit ano yung ibinabato sa atin ng mga pambabati ko sa hindi nasisiraan ng loob, ha? Bagkus eh talaga namang buhay na buhay, ha? At kayo po ang nagbibigay lakas at buhay sa amin, ha? Mahal ko po kayong lahat, ha? May magandang balita ho ako. Nakita ko yung aking YouTube channel ay ang estimated po na income niya ay nasa 2 to 3 million dollar a year. Nakita ko po. Yung estimated income. So, malaki ho yun. Hindi ko po ito inaasahan. Ito ay mangyayari. Pero ito pong kikitain na to sa YouTube ay ibibigay ko talaga sa mga tao. Totoo ho yun. Kaya sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, subscribe na sa aking channel at... Para sa inyo, yung inyo po kasing subscription sa akin ay yan ang ambag nyo, ha, sa aking ginagawa ngayon. Ayan. Ika nga eh, sa maliit na kapamaraanan, binigyan nyo ako ng like, sinubscribe nyo ako, pak, ikinalat nyo to. Yun naman po yung aking sinasabi na yun yung inyong tulong sa akin. Yan. Hindi ko kailangan na magpadala kayo ng donation sa akin. Hindi. The more na mas marami ako natutulungan, the more na mas marami kayong yung subscriber at maraming likes, aba, mas marami ho akong matutulungan. Yan. Pandagdag ho yan, ha? Anyway. Nakita nyo po. This is not my intention. Pero kung gusto ko, patunayan ko sa inyo na kung ano yung sinasabi ng Biblia ay totoo. Totoo po, na kapag binuksan mo ang iyong puso para sa maliliit na brete, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Bakit po? Hindi ko po expected. Estimated revenue ko po a year. 3 million to 4 million dollar dito pa lang sa YouTube channel. Ngayon pa lang ho, kikita na ako ng $88,000 ngayong first 3 weeks ko pa lang. Ewan ko kung totoo ho yung sinasabi ng mga technician ko. Pero yun, $88,000, 4 million yung first 3 weeks ko sa live stream. Pero ito po yung sasabihin ko. Yan ho, lahat ay itutulong ko. Hindi ko rin naman ho kailangan yan. Di ho ba? Ang dami ho naiinggit. Ang dami pong nagtatangkang mag-hack ng account ko. Nagkataong marami akong magagaling na technician dito sa palibot ko. Kung ano-ano yung ginagawa nila. May mga panayang padala ng password sa akin. Nakita nyo. Ayun. Yun ho yung aking sinasabi. Na kapag ka ikaw sa puso mo bukas, totoo ho yun. Ibabalik ni God tenfold. Di po ba? Saan ho kayo nakakita ng overnight binigyan ako ng kalahating milyong subscriber? No one can achieve. Hindi naman ako sikat. Sikat lang ako doon sa mamamayang Pilipino, especially yung mga matatanda. Na nabigyan ko ng Optimum Eye Care Program. Yung matatanda naman, hindi naman marunong mag-YouTube yan. Hindi rin naman marunong mag-Facebook yan. Kung yung matatanda nabigyan ko ng salamin, marunong mag-YouTube, marunong mag-Facebook, nasa 20 million ho yung subscriber ko ngayon. Di ho ba? So, doon ko ho napapatunayan. Kaya nga tulad ho, 2007 pa lang, gumagawa na ho ko ng humanitarian. Yun nga ho, yung sikap Joey Suarez, at talagang madaling araw, umuulan pa. Dahil doon sa biktima ng Ondoy. Ayan, kasama ko na ho yan. Aha. Ngayon, hindi ho namin media yon. Tapos, halos
Every 6 months, every quarter of the year, nag-humanitarian ako, Luzon, Visayas, Mindanao, yan. Kung saan-saan lugar. Na ang tanging layunin ko lang ay makipagbigay tulong. Sabi ko, the moment na naisa puso mo yung pag-humanitarian, nakaka-addict. Nakaka-addict. Kapag bukal sa puso mo yung ginagawa nyo, ay hindi nyo ko kailangan maghanap buhay. Pag God work in a very mysterious way. Nagkataong naging bukal sa puso ko yung pagtulong. Kaya inulan po ako ng grasya. Yung grasya ho, bumababa sa turungawan ng aking pintuan. Dami! Walang awat at walang humpay na grasya. Alam nyo kung bakit? Paano mo masasabi na totoo yung pagtulong mo? Pag nakahanda ka ng umutang para lang may maibigay ka. Pag nakahanda kang ibenta kung ano meron sa'yo para ibigay mo pa. Pag yung isusubo mo lang, yung tipikal na ka, kakagatin mo na lang, na ibigay mo pa, doon, yun, bukal yung pagtulong mo sa kapwa. Marami kasing tumutulong, ang galing sa camera. Awa ipik yun. Apo, kanya nga yan. Pero, hindi bukal sa puso. Pag sinabing, tulong ako ng tulong eh. Tulong ako ng tulong, bakit, hindi naman bumubukas yung turungawan ng grasya sa aking tahanan. Ay, hindi ho bukal sa puso ang pagtulong. May pagpapaimbabaw ho yun. Subukan nyo yung tumulong. Yung bukal sa puso, pikit nyo yung mata nyo. Tapos pagdilat, medyo takpan nyo lang yung tenga nyo. Baka may bumulong na demonyo eh. Takpan nyo tayo. Pikit kayo saglit. Takpan nyo yung tenga nyo. Tsaka kayo tumulong. 1,000%. Bubuksan ng Diyos yung durungawan ng grasya sa langit. Sa tahanan mo. Ako ho, hindi ako nagsisimba. Naniniwala lang ho ako na Vox Populi, Vox Dei. The word of the people is the word of God. Yan o yan. Kaya naman ho, ang durungawan ng grasya, ang durungawan ng grasya sa aking hapag, ay talaga hong napakarami. Tuloy-tuloy ho yung pagtulong. As in, bumubuhos talaga. Kailangan isang tapat na paggawa. Kailangan totoo. Hindi puro ngawa. Hindi puro kuda. Hindi puro dakta. Ako po'y natutuwa at nagkakasundo na po ang ating gobyerno. Nakita po natin na nagtutulong-tulong na. Ngunit katulad po nung iisipin ko, nung sinasabi ko, eh kahit ubusin ho ng lahat ng senador yung kanilang pera para itulong sa inyo at kahit ubusin din ng lahat ng congressman ang kanilang pera para itulong sa inyo, hindi pa rin ho sasapat sa atin. Mahirap ho talaga. Mahirap ho itong ating pinagdadaanan. Pero dito po sa Bayaman Challenge, kung saan lahat ng ordinaryong mamamayan ay gumagalaw, makakasurvive po tayo. Makakasurvive po tayo. Yun po yun. Huwag na po natin sisihin ang ating gobyerno. Huwag na natin sisihin yung mga senador at yung mga congressman. Although sila yung dahilan, sila ang ating sandigan, sila ang ating amat, sila ang ama ng ating lipunan, sila ang ating mga kuya, mga kuya at ate. Pero kahit magsama-sama ho sila, ang kalaban ho natin ay epidemya. So higit sa lahat, para magiging makaaho ng isang tahanan, hindi lang yung tatay ang kikilos, hindi lang yung nanay, hindi lang yung ate, hindi lang yung lolo, hindi lang yung lola. Dapat pati mga apo at mga anak at mga pinsan, kumbaga tayo yon nasa nilalayan, ay tutulong. So kapag tayo lahat ay nagtulong-tulong, malalampasan ho natin to. Uunahin ko, medyo sarkastiko yung aking pasimula. Medyo sarkastiko kung paano ko siya sinimula. Pero at the end of the day, tagumpay po tayo. At ang tagumpay ko ay tagumpay ng mamamayang Pilipino at tagumpay din po ng ating gobyerno. Ulitin ko po at ako po'y mananawagan para sa lahat ho ng kuda dyan. Tigil muna kayo. Huwag muna kayong pasikat. Tama na muna ako na yung sikat. Tama na muna ako yung sikat. Ako yung pasimuno eh. Di po. Yun ay biro lang. Tigil muna tayo. Tigil putukan muna tayo. Lahat ng bala natin, ilabas natin dito sa kalaban natin, si COVID-19. Yan. Ako,
wala, ceasefire ho ako sa tao. Kumbaga, all out war ako against kay COVID-19. All out war ako against COVID-19. So tayo, sama-sama, all out war tayo. Isa kalaban natin si COVID. Araw-araw magkakakita ng kasiyahan.